Boss Ben, ang galing nyo, no? Actually, di pa ako nakapag-react agad nung time na yun nung lumabas yan. Eh. Kasi pinag-iisipan ko eh, no? Hindi ko rin masyadong inaano dahil nga. Pero, malupit pala yung mga pagkakasabi mo nung time na yun. Na yung tingin mo sa sarili mo, na napakalinis mo, the way ka magsalita. Sir Bintolfo, bago ka magsalita sa isang tao ng ganyan, dapat sana naiisip-isip ka muna. Ha? Compare mo sarili mo. Oo. Sabihin mo sana, ay, mas mainam pa nga siya eh. Nakatulong eh. Alam mo yun? Kaysa kayo, na meron pa kayong ginawa sa gobyerno, na hindi nyo pa isinuli. Alam nyo yun? Huwag lang kayong mag-aano sa amin na gumagawa kami ng kwento sa'yo. Gumagawa kami ng kwento sa inyo. Yun ang masakit dun. Okay? Isa lang ang sasabihin ko sa inyo, Sir Bintulfo. Anong ginawa ng tao sa inyo na ganyan kayo magsalita sa isang tao? Tulad yan, nakakulong na yung tao, binabanatan nyo pa. Mag-isip nga kayo. Ah, dapat banatan mo yung ginagawa nyo eh. No? Dapat kami nga yung magmumura sa inyo eh. Dapat kami maniningil sa inyo kung anong ginagawa nyo. Ang laki ng pera na yun. Thank you. Ganon. Alam niyo, Sir Bintolfo, nung umpisa na inilabas yan ni Cesar Montano yung tungkol sa katiwalian sa Department of Tourism na yon. Alam niyo ba yon na lahat kami nawiwindang nun? Hindi namin iniisip yun na kayo bumabanat sa mga katiwalian, sa lahat ng mga manlulukong nasa politiko, na mga politiko, yung mga korap na mga politiko, kayo ni Boss Erwin at ikaw. No? Pero hindi kayo... Alam naman namin ni. Eh. Kahit ako nga, kalit-liit ko lang na tao. Pero naiisip ko din, scapegoat kun scapegoat niyo na lang 'yun. Yung sinasabi niyo yung ginamit niyo sa ads, yung pera na 'yun. Pero sir, isipin niyo naman, yung pera na 'yun is mas marami pang dapat tulungan nun. Alam niyo ko yung mga involved noon na dapat tulungan ng Department of Tourism ng kapatid niyong si Juan Datio. Hindi dapat yun dun sa ilalagay dun sa airport. Ah? Hindi yun yung ads na yun, hindi yun ilalagay dun lang sa airport na nakalagay dun na ano, mabuti pa nga kaming mga mabuti pa nga kaming mga mahihirap, butas-butas na yung mga damit namin, pero alam niyo yun, nakakatulong pa kami sa bansa. Doon sa mga buhayang mga politikong, mga buhayang mga taong naandyan sa bansa na ginawa ni President Duterte ang apuentes. Mga apuente ni President Duterte. Alam nyo yun? Isipin nyo, nakalagay doon sa airport. Yung ads na yun, 60 million na yun. Yung sa inyo, hindi ko na lang sasabihin yung mga, hindi ko na lang ibabanggitin yung mga department doon na nababanggit noon. Na nilagyan ng mga ads nyo. Na ads ko noon ng Department of Tourism. Kasi mahirap nang mambanggit noon. Mag-name drop ng mga pangalan ng mga department na nilagyan ko kuno ng ads ng Department of Tourism. Oo nga, nandun nga. Pag bumaba ka sa airport, pag pupunta ka doon kasi may bibilin ka para pasalubong. Pag kulang yung pasalubong mo, pupunta ka doon. Nandun, makikita mo. Ang laki ng DOT doon. Alam nyo yun? Dapat nga ang tutulungan nun yung mga drivers, yung mga nag-aano ng mga turista. Yung mahihirap doon, yun ang dapat tulungan. Kung anong meron. Pero ang laki ng pera na yun, ano, sir? Hindi nyo iniisip yun? Sasabihin nyo yung tao nanluloko? Sino nanluloko niya? Ha?
Kayo lang naman galit sa kanya. Kami mga mahihirap na sumusuporta sa kanya dahil nakikita namin yung sinusuportahan niya, yung mga mahihirap din. Alam niyo yung mga mahihirap na tinutulungan niya, mostly doon involved din sa turismo. Alam niyo yung mga tricycle driver, mga drivers, mga jeepney drivers. Nakakatulong din yun sa turismo dahil sumasakay doon. Hindi niyo alam? Pero ang galing niyo magsalita. Akala niyo napakalinis niyo. Banatan mo si Arnarn. Banatan mo siya. Hindi yung tao na nandun na sa kulungan. Kung nagtatampo ka kay Arnarn at naghihimutok ang butchi mo doon kay Arnarn, si Arnarn lang. Kita niyo, nagtutulungan kayo kung ano ginagawa niyo sa isang tao samantalang hindi niyo nakikita ang sarili niyo. Kung sino o kung ano kayo. Tanungin mo din, banatan mo si Arnarn. Ba't di mo si Arnarn binabanatan? Ba't si FLM binabanatan mo? Hayop kayo. Ha? Galing nyo talagang magsalita, no? May galit ba kayo sa mundo? May galit ba kayo sa sarili nyo? Galing nyo. Pares kayong dalawa ni Erwin Tulfo. Ha? Tama ba yun? Journalist na journalist? Sasabihin yung tao, gusgusin? Norman Manggusgusin? May pangalan yun. Ang tingin namin sa inyo, sir, kayong dalawang magkapatid, ikaw si, at si Erwin Tulfo, wala ang mudo. Oo, masaktan na akong masaktan kayo. Para wala kayong pinag-aralan, para hindi kayo nag-aral ng journalism. Totoo lang, tapatan tayo. Mas mayinan pa kaming mga mahihirap po. Sumusuporta sa kanya dahil para sa mga mahihirap yung ginagawa niya. Nasasaktan kami dahil para yun sa mga mahihirap, pero kayo nakikita nyo. Tapos sasabihin nyo si Raulo? Si Raulo yung taong ganun? Si Raulo siya? Sige nga, kayo nga mag-isip. May tamang pag-iisip naman kayo. Parang sobra-sobra na yata yung mga ginagawa niyong magkapatid. Samantalang hindi nyo nakikita, isulin nyo yung pera namin. Pera yun ng gobyerno. Baka masasaktan ka pag sinabi naming isuli mo yung 60 million na yun. Baka sasabihin mo na naman scapegoat mo. Sinasabi nyo yung ginagamit nyo sa ads. Pinapasuli na yun, di ba? Dapat nga aakit na sa ombudsman ni. Eh. Iwan ko ba? Ang galing nyo lang talaga sa totoo lang, no? Idol ko kayo kasi nga taga-amin kayo eh. Taga Dabo Oriental din kayo eh. Nanggaling kayo dun, original place nyo yun. Pero sa totoo lang, kung ganyan man ang mga ugali nyo, ay hindi pwede yun. Tingnan nyo anong ginawa ni Erwin Tulfo. Pag nagsalita, parang hindi journalist. Ganun din kayo. Mabuti pa nga kami mahihirap eh. Na-appreciate namin ginagawa ng tao. Bakit? Saan niya kinukuha yung pera sa gobyerno? Ninakaw niya sa gobyerno yon? Ha? Kinukurap niya yon sa gobyerno? Parang bumirang yata yung mga pinaggagawa niya sa tao. Parang kami nga dapat magsabi sa inyo ng ganyan ni. Eh. Sige nga, kayo nga. Ibalik niyo nga uli. Baka nakalimutan nyo last year pa yon yung ginawa ng kapatid nyo. Iwan ko lang kung bakit naging exempted kayo eh. Dapat isuli nyo rin yun eh. Graft and corruption yun. 60 million yun kung tutuusin. Sobra-sobra na rin yun. Grabe kayo magkakapag-demoralize ng isang tao. Samantalang hindi nyo nakikita ang mga sarili nyo. E ang nakakahiya, sangkot kayong pamilya. Kayong tatlong magkakapatid, sangkot dito sa mga problema na to nandahil sa Department of Tourism. Hindi magsasalita si Sister Montano kung walang katiwalian dun sa loob ng opisina ni Ma'am Wanda Tio. Kayong magmamalinis, Bintolfo. Linisin nyo yung burak nyo. Linisin nyo yung sarili nyo.